So yun, magsimula tayo sa preparation. Ayan guys, dito sa baba, preparation tayo. So yun, kailangan mong pataasin yung emblem na yan. Hindi mo kailangan bilhin lahat. Ayan. Kahit unahin mo lang yung marksman. Tingnan mo yung marksman ko, level 60. Tapos, hindi ko na muna pinapalevel yung iba. Kailangan kung sino yung hero na ginagamit mo, madalas siya yung palelevelin mo. Kasi ako, gamit ko is itong marksman. Next, ay dito sa spell. Kay Layla, kay Mia, Flicker din, o kaya itong Inspire. Flicker or Inspire. Pero pwede rin tong purify pag ano to, para pag na-stun, pag na hindi ka makagalaw or bumabagal yung paglalakad mo, pwede mo i-click yung purify. Ayun, oh, immediate removes all negative effects. Ibig sabihin yung slow, stun, airborne, lahat matatanggal. Kaya lagi ko to ginagamit para lagi ako nakakagalaw pag labanan na. Okay, classic lang muna. Turo ko sa inyo kung paano sa classic gamitin. Ayun, marksman. Mia tayo. Ayan, pakita ko sa inyo kung paano, ha. Ito, purify ang gamit ko. Kasi para pag nahuli ako, makakawala ka agad pag kinlik ko to. Yes, ang gamit ko, ito. Yan yung item. Ayan, ayan. Build Mia exclusive skin. It's level 60. Exclusive skin, exclusive emblem pala. Lagi mong titingnan yung itong dyan ka. Dito ko lagi ipipwesto sa dollar sign na yan. Kapapwesto sa iba. And meron kang kasama. So, pag mag-isa ka lang, pwede ka naman lumipat dun sa XP link. Dun sa may taas. Kasi duo sila, eh, tank tsaka marksman. Kaya pwede ka dun sa taas lumipat. Okay, nasa taas na. Lagi ka lang titingin sa mapa para lagi mong makikita yung kalaban kung nasaan. Ayan, gaya nyan. Para hindi ka lagi nahuhuli ng kalaban. Kasi mabilis lang mapatay yung hero mo, eh. Dapat lagi ka tumitingin sa maliit na mapa na yan. Ito nga, alis sa linya. Tapos sa laning, ang laging importante yung sa gold. Lagi mong iipunin yung sa gold. Wala kang gagawin kundi i-kill yung mga maliliit na minions na yan. Ayan. I-kill mo lang yan. Hanggang sa makaipon ng gold. Ang bilhin ng item. Pati yan, yung crab. Para mas mabilis makakuha ng gold. Tapos sa tore, hindi mo naman kailangan madaliin. Sa pag may creeps lang dun sa may tore, pwede kang mag-push. Yan, gaya nyan. Push mo lang pag ano, pag may kampi ka sa paligid. Pero pag wala kang kakampi sa paligid, alis ka na agad, lalo na pag wala ng creeps dun sa tore. Tapos, kung wala ng creeps dun sa tore, check mo lagi yung map mo kung ano nangyayari sa mga kampi tsaka kalaban. Kung tatalo na ba kayo, baka mamaya push ka ng push. Eh, wala na pala yung kampi mo. So, yun. Diretsuhin lang pag ayun, pag may kalaban, huwag kang papalag basta-basta, pero kung kumpleto ka naman sa gamit, okay lang. Purify ka, may SS palag, tsaka may kampi ka pa. Hindi ka basta-basta makakikill niyan basta may kampi ka. Tapos yan, creeps pa din. Kill mo lang ng kill yung creeps. And next tayo. Pagdating sa clash, lagi kang tutulong, kaso lagi mo ring iingatan yung distance para hindi ka tatamaan ng skill ng kalaban. Huwag ka basta-bastang papasok or papalag pag mag-isa ka lang, pero pag marami naman kayo, push kayo. Gaya nyan, magpupush lang, pero pag mag-isa ka talaga, huwag kang magpupush, lalo na pag hindi mo nakikita yung kalaban sa mapa. Next. So yun, pagkatapos mag-push, syempre, dire-diretso na yung teamfight niyan. Dapat laging nandun ka sa teamfight para kahit pa paano, meron ka pa rin ambag kapag ano, nagka-clash. Kasi minsan dun nagsisimula yung trash talk ng mga kakampi.
lagi ka kasing hindi sumasama, laging hindi kayo kumpleto, kaya dapat lagi kang sumasama sa kanila, lalo na pag ano, naglalabanan na yung magka-team. Okay lang naman kahit di ka makakil, basta nandun lang sila, sasamahan mo lang sila. Okay na rin yung ganong team fight para laging may ambag kada laban. Next is push. Tapos huwag takot sa kalaban, lalo na kapag may kakampi kang parating sa mapa. Pag pumalag, palagan nyo. Kasi pag iniwan mo yan, pwede siyang makill pag mag-isa lang siya, kaya kill. Pero pag ano, kaya naman i-push, push nyo na yung turret katapos na mag-kill. Ganun lang lagi yung gagawin para iwas trash talk sa kakampi. Minsan kasi pag iniiwan mo, parang ano sinasabi. Tapos next, yun, maintain lang yung pagpa-farm para kahit tumataba na yung mga kakampi mo or lumalakas na sila, nakakasabay ka pa rin sa level. Kahit nakakakill sila, basta huwag ka mag-chill. Basta lagi ka lang mag-farm, farm. Farm, tas push. Yung gaya nyan, kahit simpleng pag-kill sa creeps, malakatulong na din para makapush. Kahit creeps lang kaya mag-push eh. So, ayan. So yan, pagtapos ka na mag-push sa ibang linya, lipat ka naman. Lipat ka ng ibang lane para makapag-push. Kasi yung ibang lane minsan hindi nila napapansin, hindi napupush. Farm bago ano. Pag may nakikita kang kalaban na gaya niyan, iwasan mo muna magpakita sa mapa para hindi ka atakihin or habulin. Kasi minsan talagang hahabulin ka ng mga kalaban eh. Lalo na pag ikaw yung nagpupush. At lagi mo titingnan yung mapa kung may kalaban or wala. Pag may kalaban, back ka muna, lalo na kung mag-isa ka. Pero kung nakikita mo naman na malapit lang yung kampe, pwede ka naman lumaban. So yun, sa late game tayo. Pag magpupush. Yan. Late game na, so kaya mo na yung mga kalaban, kaya okay lang kahit lumaban ka, kahit mag-isa ka lang. Tapos mag-push ka kahit nandyan sila. Kasi ano na eh, halos marami ka na rin na-build, kaya kaya mo na silang labanan kahit mag-isa ka na lang. Push. Yan, gaya nyan. Kayang-kaya mo siya kahit mag-isa siya. Diba? Yan, gaya nyan. Pero kapag masyado na silang marami, huwag ka masyadong pumalag, kasi kaya ka pa rin nila i-kill kahit sobrang full build mo pa. Kaya ingat ka pa rin. Distance, map awareness, tas team fight support lagi. Lagi ka dapat naka-support sa team fight. Tas push, ang importante sa lahat. Tas farming, yun lang. Ng ang basic na gagawin mo para manalo sa isang game. Wala naman akong ibang ginawa kundi naglakad lang, nag-farm, tapos nag-push. Yung mga kampi ko nang bahala sa kill. And that's it. That's how to win a game. Basic lang, di ba?